Lumipat na po sa Clark, Pampanga, ang Central Office ng Department of Transportation. Pero ang ilan sa kanilang mga empleyado, tutol dahil masasakripisyo raw ang kanilang kalusugan at oras sa pamilya. Balitang hatid ni Salima Refran. Nag-e-empake na ng mga gamit ng mga kawani ng Department of Transportation o DOTR para sa kanilang paglilipat ng opisina. Kahon-kahon na dokumento at equipment ang ibabiyahe para sa pagre-relocate ng Central Office ng DOTR mula sa Mandaluyong papuntang Clark sa Pampanga. Yung paglipat ng opisina is dictated by wise and sound judgment. Not only for DOTR, but for the country as a whole in its effort to help decongest certain areas in Metropolis. Ang lilipat ang gusali, minamadali na. Nakadakda ang soft opening ng bagong Central Office ngayong Linggo. Si DOTR Secretary Arthur Tugade ang una raw lilipat. Lilipat kami. Bago matapos ang July, finish or not finish. Maski mag-isa akong lilipat. Magkakaroon ng shuttle service sa maghahatid sa staff at iba pang benepisyo para matulungan ang mga empleyado maapektuhan ng paglipat sa Clark. May opsyon din ng mga empleyado na magpalipat sa iba pang DOTR agency kung hindi aayon sa kanilang paglipat sa Clark. By transferring to Clark, makakasave po ang DOTR ng 9 million pesos a year. Makukuha po ito dahil mas mababa po ang rental cost sa Clark at kami po ay kikita rin sa pagpaparenta ng aming mga units dito sa Columbia Tower. Ang accounting department hirap na magbalot ng kanilang files. Bukod sa dami, mabigat din ang kanilang damdamin sa paglipat. Ayos na ba kami dito? Malilipat pa kami doon! Alay-alay pa sa pamilya namin. Saan nandito yung mga bahay namin? Ilang oras na lang itutulog namin? Paano na yung mga health namin? Paano na yung kalusugan namin? Sa Biyernes, magkakaroon ng silent protest sa mga empleyado ng DOTR bilang protesta sa paglilipat. Hindi talaga kinonsider yung welfare ng employees sa paglipat na yan. Kami po ay patuloy na nakikipagdialogo. Bukas po kami sa pag-uusap pa rin sa mga empleyado. Salima Refran, GMA News.